Good day guys. So sa araw na ito ay papalit tayo ng repair kit piston nitong ating caliper. Panoorin niyo po sa video kung paano. Isang magandang araw sa iyo kaibigan. Bago tayo magpatuloy sa ating next na tutorial, ngayon kaibigan ay gusto ko pong i-share sa inyo ang nakasaad dito sa Romans 8:28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. So, mga kaibigan, matapos natin tanggapin ang ating Panginoong Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas sa ating buhay, tiyak tayo na kapag tayo po ay mamatay, punta po tayo ng langit, kasi sinabi po yan sa John 3:16 na kung sino man ang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngayon, kaibigan, na tinanggap mo ang Panginoon bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, dumaranas ka ng maraming pagsubok. Hindi po tayo exempted sa mga pagsubok, tayo pa rin po ay dadanas ng pagsubok. Kahit na sabihin na natin tayo ay mga Kristiyano, tumanggap sa ating Panginoong Kristo, hindi pa rin po tayo excuse sa mga maraming kahirapan dito sa mundo. Pero ito po ang gusto kong sabihin sa iyo, na lahat ng pangyayari sa iyong buhay, kung ikaw ay meron ng Kristo sa iyong puso, tumanggap ka na sa Panginoon bilang Panginoong Tagapagligtas, at ikaw ay Kristiyano na, lahat ng bagay, lahat ng nangyayari sa ating buhay, ito ho ay may kinalaman sa plano ng Diyos. Sapagkat ang Diyos, di niya pinapabayaan ang kanyang anak, pero pinaparanas pa rin po niya, hinahayaan pa rin po niya na tayo ay dumaranas ng mga pagsubok. Kaya huwag ho tayong mawala ng pag-asa, huwag ho tayong panghinaan ng loob, kundi magpatuloy lang po tayo, pagtiwalaan, sambahin lang po lagi natin ang ating Panginoong Jesucristo hanggang sa tayo ay kukunin niya. Salamat kaibigan. Kung napapansin niyo guys, so itong ating gulong ay basa. Brake fluid po yan guys, at meron doon tumutulo. Brake fluid yan. So yan ang problema ng ating sasakyan ngayon. Kailangan nating i-address yan kasi delikado. Ito yung laman ng aking brake fluid. So kailan lang, pinuno ko yan. Pero mabilis magbawas pag naka-standby yung sasakyan, tumutulo. At kailangan na talaga na palitan. Ngayon sa pagpapalit guys, kailangan lang natin tanggalin yung gulong. Then tanggalin natin yung caliper. Yan. Tanggalin lang natin yung gulong guys. Dali lang naman yan. So nakikita nyo, yan, dumi na. I mean, basa na. Paligid yan, basa. Dahil sa ating caliper, tumatagas. Guys, bago natin tanggalin yung caliper natin, so lagyan lang natin, ipit lang by script. Hindi gaanong mahigpit dahil masisira yung ating flexible hose. So ngayon, tanggalin lang natin yung caliper natin. Tanggalin lang natin guys, yung dalawang nut dito. Yan. Naluwagan ko na yan. Yan, after nating matanggal yung dalawang nut, hugutin na lang natin ito. Yan. Guys, para tuloy ang matanggal natin itong piston, tanggalin muna natin to. So tinanggal natin ulit yung vice grip kasi pala hindi pa pala natanggal itong ating brake shoe. So madali lang naman to, tanggal lang ng alambre, then hugutin na natin tong pin, pinakalak nya. Ayan, natanggal na natin yung alambre, hugutin na lang natin to. Palitan lang natin panibagong alambre mamaya. Then ito. Yan. Yan guys. Tapos tuluyan na natin matanggal itong ito pa. Tanggalan natin yung brake shoe. Ayan. So ngayon yung piston. Pero bago yan, palabas muna natin yung piston. Magutos tayo ng kasama para mag-press ng ating preno. Yan lang. Lagay lang natin yung brake shoe dyan. Kasi yan yung pamigil natin.
Ah, sige. Preno. Oh. Sige pa. Sige pa. Bitaw mo tawos preno ka ulit. Sige pa. Sige pa. Op. Op, op. Tama na. And guys, so hugutin lang natin yan mamaya. Okay na, okay na. And so kailangan na natin ipitin yung ating flexible hose para hindi maubos yung ating brake fluid. And guys, then hugutin na natin to ng tuluyan. So may tatapon dyan na brake fluid. Ayan. So ito yung papalitan natin kasi may tama na yan eh. Tapos bili rin tayo nung ano, yung rubber na nasa loob guys. Ayan o. So tanggalin ko lang. So yan guys, tatanggal na natin siya. Hugutin lang natin ito. Ito. Ito yung pinaka rubber na kailangan nating palitan guys. Ayan, dalhin natin sa auto supply. Then itong piston. Para makakuha tayo. At mawala na yung tagas na yan. So tutukan nyo lang guys. Abangan nyo lang. Tuloy-tuloy lang tayo sa panonood. Ayan guys, nakabili na tayo ng piston. Panibagong piston, caliper, at saka itong repair kit. So 380 itong piston caliper, tapos set itong kanyang repair kit. Ayan. 380, tapos 380 din itong piston natin. Nilinisan na natin yan, then kakabit na lang natin ito. And guys, so itong ating seal ay kakabit na natin. So ang technique naman yan, napakadali lang naman. Ganyan lang yan guys. Yan. Tapos yan. Landahan lang. And guys, pumasok na. So actually madali lang magpasok nito kaysa sa magtanggal ng seal dito sa ating cylinder. Yan, plansado na. Next naman guys ay itong ating piston. So tiyakin nyo lang na malinis yan. Tapos may pasamang grasa dun sa ating repair kit. Yun ang gagamitin natin. Sundan nyo lang. Ayan guys, iniba natin ang position. Mas madali siyang ikabit pag ganyan. So, nilagyan natin ng grasa. Tapos dinahan-dahan. Dito lang. Talagang dahan-dahan lang. Yan. Galaw-galawin lang hanggang sa tuluyang papasok na yan. So yan guys, naipasok na natin. Then, ito pala, hindi ko nasabi sa inyo. Tanggalin nyo itong pinaka drainer natin, drainer bolt. Para makakalusot yung hangin at madaling ipasok. Yan. Tuloy na siyang pumasok guys. So bagong repair kit, yung seal natin, bago rin yung ating piston. Okay na guys, nailagay na natin yung piston at yung bleeding bolt. Okay na rin, nahigpitan na. Mamaya na natin i-bleed pag nandun na mismo sa ating hub or dun sa rotor ng ating preno.
ngayon naman ay balik natin itong kanyang brake shoe. Balik muna natin itong kanyang pin. Sa pagbalik natin ito, sabay natin itong clip. Saka natin lagyan ito, yung retainer. Alambre lang ito, wala na yung original niya eh. Ayan, ikabit na yung ating alambre. Ang purpose niyan guys, para hindi matanggal itong pin. Yung pinaka-stopper or holder ng ating brake shoe. Ngayon naman, ikakabit na natin yung ating caliper assembly. Ayan. Tapos kabit natin yung dalawang bolt natin. Ayan guys, sigpitan lang natin yung dalawang bolt. Ito at saka ito. Then yung bolt dito, holder nitong ating brake line. So yan, then kabit na natin yung gulong. At sure na yan, walang tatagas. So ganun lang guys, ganun lang mag DIY, magpalit ng inyong piston sa inyong brake caliper kapag kayan ay may tagas na. O kung pwede pa yung piston ninyo ay yung seal lang ang papalitan ito. O kung kasi itong sa akin, itong issue ng sa akin oh, may tama na yan. So, magaspang na yan. Sisirain niya yung seal. Kaya kapilitan na palitan yung kanyang piston at saka yung kanyang seal. So, salamat guys sa panonood. At like nyo po. Like nyo po ang video na ito. And subscribe po kayo sa akin channel. Pakihit po yung subscribe button sa baba. And notification bell. Thank you.